Good day mga ka-idol! Update tayo sa Double Header Friday ng inyong PBA. Naglaro nga sa first game ang Tropang Giga kontra sa Northport Batang Pier sa score na 128-123, nanalo ang Northport Batang Pier via overtime sa score na 27 points at 9 rebounds ni Arvin Tolentino. Siya ang nanguna sa Northport Batang Pier na kung saan siya rin ang naging best player of the game at sinuportahan naman ito ni Franyo. Samantala, ang Token Tex naman ay pinangunahan ng kanilang import na si Rondy Hollis Jefferson. Ang kartada ngayon ng Northport Batang Pier ay 3 wins and 2 losses. At sa mga susunod na game, at hopefully ayon kay Coach Bonitan, ay mas lalong mag-i-improve ang kanilang mga rookies. Samantala, sa second game naman, naglaro ang Magnolia Pambansang Manok Timplados kontra sa Enlix Road Warriors sa score na 99-72, nanalo ang Magnolia Pambansang Manok Timplados at naging best player of the game ay si Mark Baroka na kumana ng 19 big points, 5 rebounds at 9 assists para pangunahan ang Magnolia Pambansang Manok Timplados sa kanilang ratsyada sa third quarter. At ito rin ang kauna-unahan or debut game ng import ng Enlix Road Warriors na si Stocky Chappy. Kaya naman, sa mga susunod na game ng Magnolia, marami ang nagtatanong, for real na ba ang Magnolia patungo sa finals? Yan ang atin aabangan sa mga susunod na araw. Samantala, ang SMB matapos nga magkaroon ng injury si Junmar Pajardo sa kanyang kaliwang kamay na kung saan kung tawagin niya ay boxer's fracture. Ayon nga sa ating insider, 4 weeks to 6 weeks or mas mahigit pa ang kinakailangan na pahinga ni Junmar Pajardo para nga gumaling ang kanyang kaliwang kamay at hindi kailangan ng surgery. Pero sa mga ganon kataas na pahinga ay nanganganib naman ang SMB. At ayon nga sa ating insider, malaki ang posibilidad na maghanap na ngayon ang SMB ng kanilang posibleng sandalan habang wala si Junmar Pajardo kasi napatunayan na nila na kung wala si Junmar Pajardo ay hindi madadala ng SMB or hindi makukuha ng SMB or makakatungtong sa playoffs or patungo sa finals ang SMB. Kaya pinaghahandaan nila ang posibilidad na pagkuha kay Jason Perkins, ang big man ng Phoenix Fuel Masters na kung saan anytime ay magkakaroon or mag-expire na ang kontrata at papasukin na rin ang free agent market. Kaya naman, ibig sabihin lang ay malayang makakapaghanap ng kanyang kupunan na kanyang pupwedeng paglaruan kung matapos na at na-expire na ang kanyang kontrata at hindi na pumirma ng contract extension sa Phoenix Fuel Masters. Sa ganda nga ng ipinapakita ngayon ng Phoenix Fuel Masters, hindi mo akalain na malaki ang posibilidad pala na pupwedeng iwan ni Jason Perkins ang Phoenix. Pero malaki ang offer ng SMB, hindi papayag ang SMB na hindi ito makuha. Kaya naman aabangan natin kung ano magiging desisyon ng Phoenix at ni Jason Perkins about sa nasabing issue. Samantala, isa pa sa pinaghahandaan ng SMB, hindi kakayanin or hindi kayang buhatin mag-isa ni Ivan Asca ang SMB habang wala si Junmar Pajardo at naghahanap na ang SMB ng mga posibleng backup na import or magdadala na sa SMB patungo sa finals at naghahanap nga ang SMB ng isang import na kung saan po pwede nilang sandalan patungo sa finals at ito ang nakikita nilang magiging import nila ay si Terrence Jones na kung saan nakapaglaro na dati sa Tropang Giga at nadala neto sa finals ang Tropang Giga pero hindi lang nakakuha dahil sa kakulangan ng kanilang lineup. Kaya naman inaasahan na si Terrence Jones kung sakaling magkasundo ang management ng SMB at ng kampo ni Terrence John ay malaki ang posibilidad na mapapalitan ng SMB si Ivan Asca dahil si Ivan Asca ay hindi ganon kalakas katulad kay Terrence Jones. Matatandaan, huling nakitang naglaro si Terrence Jones ay nasa Europa ito.
sa bansa ng Europa, paikot-ikot ang kanyang pinaglalaruan. Kaya malaki ang posibilidad na anytime ay posibleng magbalik Pilipinas ito kung magkakasundo sila ng SMB management. Kaya aabangan natin yan. Habang wala si Junmar Fajardo, kinakailangan talaga ng SMB ng isang backup na big man at import na pwedeng sandalan ng kanilang kupunan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para nga maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga followers and subscribers kay Sir Anthony Lucky Alon, Kagawad Katsakino Dukbusin ng Hagonoy, Bulacan, Nandi Balse, Jaomera Wanglu, JJ Camarias, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite, at si Mr. Dennis Lagdaan. Marami pong salamat sa walang sawang niyong pagsuporta. Once again, pakibisita po ng Facebook fanpage ko, pakilike, pakipalo, pakishare, ganun din po sa YouTube channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming maraming salamat po.